kasi nakapag-try po ako doon ng pagpapakulang sa ayun, magandang hapon po. Ito po family Nissan. Ako sa family po, ito nandito. Ito po ang member ng baby group. Ito ang tabi ng ating mga coach. Sen Aposta. Ito po ang pinunan natin ng pamilya Aposta. Sa Quezon po. Sa kabilang dagat po yun. Opo. Ma'am Nisa Aposta, anong apelido po nun? Panggit na mo? Mercado Aposta. Family. Meron kaming ano dito. S&P So bakit po? Kasi po yung products natin, aprobado po siya ng FDA. Hindi po siya ilalabas ni FDA, hindi po yan naaprobahan ng FDA kung hindi po yan safe. So ang Pilipino po kasi literal o parang normal sa atin yung mahilig tayo magpaganda. Diba syempre lalo tayong mga nanay, hindi po talaga pwede magpaganda. Kailangan maganda tayo lagi, diba? Pero sa kagustuhan natin puputi, gumanda, napapasama. Sobrang dami talaga, katulad nung sa Jessica, so awang-awa ko dun sa babae. Hindi lang po yun, sobrang dami na po. Lalo na po yung naglalabasan na rejuvenating set, tapos gumamit ka ng toner nila. Lalo na nagbabakbak, tayo mga Pilip, ay, ang ganda, bumabakbak, delikado po yun. Hindi po yun ina-approve, yun po yung may tretanoy. Hindi po yun ina-approve ng FDA. Hindi kaya approve ni FDA pagka ang toner mo may pampabakbak. Kaya po kung gagamit kayo na may mga toner na may pampabakbak, make sure po na-approvado siya na FDA. Hanapin niyo po yung papel. Kasi ang gaganda ka nga, eh nag-iisa lang yung mukha mo. Diba? Mahirap na po solusyonan yan. Ang dami mong gagastusin pagka nasira yan. Diba? So, kailangan maging aware ka. Meron ako isang leader, isa po siyang supervisor sa SM. So, nag-resign po siya dahil sa ganun. So, syempre, sales supervisor siya, kailangan maganda siya lagi, diba? Nagkaroon po siya ng melasma dahil sa mga products na ganun. So, ang ginamit niya lang po is Renew Soap, tsaka yung Brighten. Ayan, awa po ng Diyos, maayos na po yung mukha niya ngayon. At hindi na po siya nag-supervisor. Full time niya na pong ginagawa yung negosyo. Kasi iba pa rin po talaga yung kasi pangalan mo yung nakataya dyan eh. Di ba po? So ngayon, meron tayong mga skincare and beauty products. Ang skincare and beauty products po, marami naglalabasan sa labas na magaganda. Okay, pero kailangan maging aware ka kung delikado ba yon, aprobado ba ng FDA yon. Kasi minsan yung iba sa gagustuhan lang makabenta, ganda na sinasabi sa'yo eh. Di ba? So, kailangan aware ka na safe ba yan? Aprobado ba ng FDA? Kasi pag nasira yung mukha mo, at may hapon pa. Di ba? So, ang pagputi po ng... Hindi ko po pwedeng sabihin sa'yo na, Coach Jenny, pag ginamit ko ba yan, puputi ako. Hindi ko po alam. Kaya hindi po kita pangangako ang pumuti. Kasi magkakaiba po tayo ng skin care. Ay, ng skin type. Depende po ang pagputi. Hindi ko po kayo pangangakuan na, ma'am, gamitin mo itong buhay. Kasi, mahirap naman yung mga ako, di ba, para lang makabenta tayo. Mahirap. Mas maganda kung matry. Kasi, magkakaiba po tayo ng skin type, eh. Hindi ko alam kung ano yung skin type meron ka. Yung dry skin. Pag dry skin, i-recommend ko sa'yo yung face. Kasi bagay po yan sa mga dry skin. Pero, ang kojic, hindi ko magamit ng kojic. Hindi po siya pwede sa mga dry skin. Kaya kailangan na sa mga ganyan. Parami ka nakakausap.
paano yung tubig. Napaka-sensitive ng skin. So, nababagay sa ito dahil bangin. Ang products po natin, wala siyang SLS. Ano po yung SLS? Ayun po yung mga Next month, babalik na naman ko. So, sound cute. Kasi hindi po yung sound pag nawalang SLS. Pero nagpo-post po siya ng skin irritation kapag naglalaba ka. Tingnan mo, pag sabon ka, naka-experience ngayon, nag-sabon sa'yo. Tapos, tuwa-tuwa ka kasi ang po. Tapos, labas, pag-after mo, pag-wash, parang binaba ka po yung umami. Kasi may SLS yun. Nagpo-post po yun ng skin irritation. Delikado yun. So, tingnan mo yung sabon mo kung may SLS. Tapos, kailangan pa ang dami yung consider para Hindi mo kaya sa atin. Pero meron tayo sariling manufacturer dito sa Tanay Rizal. Bakit? Katulad yung sinasabi ni Ma'am kaganina, yun ang pula. Normal yun. Dahil bakit? Karamihan po kasi lalo na pag sa ibang bansa, galing ang produkto. Effective po talaga yan. Pero huwag mong gagamitin sa Pilipinas. Dahil bakit? Malaki yung klima doon ngayon sa Pilipinas. So kailangan po, ang products mo na gamit, tingnan mo kung water-based siya. Kasi po kung galing Taiwan, Korea, Japan, oil-based po yan. Pero number one po yan sa larangan ng skincare beauty products na magaganda. Pero oil-based ang gamit doon. Dahil bakit malamig po yung panahon doon? Kailangan nila yung maiinit na products. Nakapag-try na po kayo, nag-sunblock kayo, tapos parang nagmantika yung mukha nyo. Oil-based po yun. Ano ba ginagamit ng oil? Pamprito, di ba? Kaya nasisira po yung mukha, tapos lalabas ka. Kaya po pag ko naka-experience kayo ng rejuvenating set, ano sabi ni reseller sa'yo? Huwag ka magpaaraw. Eh, hindi pwede. Dito nga lang sa loob ng bahay mo, mainit na eh, kasi ang bumbilya mainit. Ang lugar natin mainit. So, masisira talaga yung mukha mo. Kaya dapat po, ang gamit natin,